Okay, so welcome po ulit guys sa ating channel, Stock Play. At ngayon po ay mag-update po tayo ulit sa mga top trending stocks sa PSE. And by the way, ano, don't forget to subscribe. Ayan, tapos pakipress na rin po sa bell button para palagi po tayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload po natin. So, nung ano, Friday sa kahapon is meron na po tayong tatlo na videos. Ayan. And pwede nyo pong i-search or panoorin, ano? So, nung Friday, we have 2. And kahapon, we have 1. Tapos ngayon, so siguro isa lang muna for now since ano pa naman, maaga pa naman, ano? So, for this video, we have MER, JFC, MY, and CURC. So, let's start, guys. Unahin natin si Meralco. MER. So, we have here Manila Electric Company. Okay. So, for this one, medyo nag-rally to, ano? Diba? So, from here, Thursday to. Thursday, tapos nag-rally hanggang dito, ano? So, we have 4.43%, no? So, halos 5% yan, guys. And, syempre, silipin natin sa weekly chart. Okay, silipin natin to sa weekly chart. Okay. So, dito sa weekly chart, meron tayong nakitang trend line. And, possible is, kung siya ay magpapatuloy, pwede mag-retest dito, no? So, we have here 1. Okay, tapos dito marami. 2, 3, tapos ayan. 4, 5. Possible dito, guys. Which is malapit po yan sa 382. Okay, possible yun, ano? And kasi this is considered as a trend line, guys. No? And kung papansinin natin sa ano, daily chart. Balik tayo sa daily chart. So, sa daily chart, okay, possible na ano pa to, masundan pa to ng bullish move, no? So, pwede naman. Okay. Pero, dito kasi guys, kung papansinin nyo, wait lang. Remove drawings. So, dito wala pang breakout eh. Diba? Ayan, sa Monday, tingnan natin kung magkaka-breakout dito. Pero, ano, possible guys, ano? Ayan, so medyo sideways naman kasi yung kanyang chart dito sa daily time frame, no? And sa 4-hour chart, pag sinilip natin to, medyo nag-breakout naman dito sa 200-day moving average. And sana guys, masustain, ano, bukas. Ayan. So, next natin is ito si Jollibee. Ayan. So, wait lang natin mag-save. Ayan na. JFC next. Search natin to. Okay. So, retest dito eh. Ayan. Pero silipin natin si daily chart muna. So, syempre, ang ating resistance dito kay JFC is malapit po sa 217 or 218, let's say. So, possible pa namang mag-retest to kasi nag-rally siya eh. Okay. Ayan. So, retest. Possible. Or even kung magbe-breakout. So, pwede dito sa ating 200-day moving average, ano? Which is malapit po yan sa 223 dito guys, ayan sa area na yan, ano? Then sa indicators, so dito sa RSI, so considered pa namang ano to, bullish. So bakit? Kasi we have here series of higher highs and higher lows, no? So wag nga lang siyang pabubuhusan. So, bakit? Kasi wala pa naman tayo ditong another
breakout. Diba? Ayan na. Dito guys. Ayan sa part po na to. Then i-check natin sa 4-hour chart to. So sa 4-hour chart, nag-retest na po ito twice. Nung una, nung July 8. Tapos, yung huli, 15 ano? July 15. So sana bukas is mag-breakout, which is magandang sign ano? And yun nga kasi magiging problem natin dito is eto. Siya ay malapit na sa may resistance, no? Etong si JFC. Ayan. Pero still possible, no? Then, titingnan natin parang meron tayo ditong trend line. Ayun. So, meron nga, no? Ayan, no? This is considered as a trend line, no? We have here 1, 2, 3, 4, and 5. 5 touches. And kung siya ay, ano dyan, pabubuhusan, possible babalik tayo dito sa may trend line. Which is malapit po yan sa 212. Possible, no? Ayan. So, dito po yun. 200. Ay around here. Diyan. Ayan. So may 212 bears. Malapit dyan, ano? Ayan. Tapos, next natin, M-wide. Ayan. So, okay na to. Then, sa daily, ano naman tayo? M-wide sa daily chart. So, kay M-wide is medyo di maganda yung chart, ano? Okay, possible. We have here a crossover, which is bearish. Ayan. And kung papansinin natin, si histogram is lower high, no? So, medyo ingat lang po din. Siyempre, yung ano natin dyan, support. Okay, silipin natin sa weekly chart para mas okay. So, right now, kung papansinin natin. So, considered naman tong support. Ayan, sa weekly chart. Pero, sa ano natin, sa lower time frame. So, our next possible support dito is nasa 4 point something, ano? Let's say 4.15. Malapit dito. Okay, sa area na to. Diyan. Then, sa 4-hour chart. So, silipin natin to. Sa 4-hour chart, medyo nag-hold pa nga to eh, diba? So, just in case na mag-rally to, possible mag-retest dito ulit. Malapit sa 200 day moving average. So, saan yun? Sa 4.7, pwede. Pero, magiging problem natin dito kay M-wide is parang meron ulit tayong nakitang resistance dito, no? So, idagdag natin to, pwede. Which is malapit po dito, guys. Diyan. Sa 4.5. Pwede, no, dyan. Okay, sa part po na to. Ayan. So, let's see kung mag-ano dyan. Kung mag-bounce. And kasi nag-hold naman dito sa may ano, support. Ayan. Tapos, yung last natin is ito si URC. Check natin to, guys. So, okay na siya. URC. I-check muna natin sa weekly chart. Ayan, para makita natin yung overall trend niya. No? So, based dito sa price action natin, looks bearish, ano? Si URC.
Then, okay, silipin natin dito. So, as of now, yung ating support dito is medyo malalim. Okay, so meron tayong support dito, guys. Dito, malapit dito. Okay, support dyan. Then, yung resistance natin is... So, actually, ano siya eh. Nasa resistance na to, no? Ayan, no? Diyan. So, possible mag-ano tayo dito, pullback, no? So, saan ang ating support? So, syempre, ano tayo, punta tayo sa daily chart para makita natin, ano? Ayan, so meron pala tayo ditong confluence sa 200-day moving average. Confluence saan? Sa ating horizontal resistance, no? So, siya ay rejected din, guys. And sa part po na to, ang possible immediate support natin for this one kay URC is, okay, possible dito eh. Diyan, ano? So, tingnan natin kung bago hold. Okay. 113 malapit dyan. And kung hindi, so, I think dito na tayo pupunta sa may next support, which is malapit po sa 105. Ayan. Dun sa indicators, medyo bearish pa din. And papapansinin natin si MACD, ano? Nagko-converge ulit. So, possible. Medyo, ano tayo ngayon? Sell-off, no? Ayan. Pero tignan pa rin natin. Kung mag-hold naman to, possible kasi mag-bounce din yan at i-retest ulit tong si 200-day moving average, which is malapit po yan sa 120. Ayan. So, I think tapos na po tayo and see you po sa next video. Bye-bye.